guys! Welcome back to my channel. It's Lavinia here. So, magkakaroon ulit ako ng review ngayon and this will be about the Ever Balena All Day Liquid Foundation. Ayan. Okay, so I was browsing sa Lazada and then nakita ko ito and it was very new. Tapos pumunta ako sa Facebook page ng Ever Balena if totoo bang may ganito sila talaga na foundation and it turns out na bagong-bago ito na foundation nila and available lang siya sa Lazada as of the moment. All Day Liquid Foundation has 4 shades available doon sa Lazada. Bumili ako ng dalawang shades kasi hindi ko sure if ano yung shade na babagay sa akin since nag-iiba-iba kasi yung skin tone ko. Lalo na pag sa MAC kasi I was NC30. Tapos napansin ko na nagda-darken na siya dito sa face ko compared sa aking neck. Kaya bumili ako ng NC25 and NC25 is much better na siya kaysa sa NC30 sa akin. So, probably NC20 to NC25 na ako ngayon sa MAC para may basis kayo. If alam nyo yung shade nyo sa MAC, so that is the basis. If sa Maybelline naman lagi ako sa medium shade, hindi ako maputi ah. Ano ako, medyo may pagkamorena ako. So, yun. I bought porcelain and silk, which is yung nararamdaman ko talaga is more on the silk shade ako kaysa sa porcelain. Kasi may tendency kasi na mag-oxidize sa akin ang mga foundation. Kaya sa ibang mga foundations, bumibili ako ng lighter shade than my skin tone para after an hour or two, magpapantay na yung face ko tsaka sa neck ko. So first, what we need to know about this product is it claims na you will get skin that looks flawless at every angle with EB All Day Liquid Foundation. This buildable formula helps even out skin tone and conceals blemishes while providing hydration without the greasy feel. Sa ano kasi, sa past experiences ko with the EB foundation dati, yung mga ibang EB foundation is greasy talaga yung feeling niya. Yung oily talaga siya. Tapos, pag nilagay mo siya, tapos na-touch mo siyang ganyan, magmamark talaga yung kamay mo dun sa mukha mo. And, sobrang nag-oil up siya. So, tignan natin if tatalab siya sa face ko kasi my face is really oily and nahihirapan talaga akong makahanap ng mga foundation na talagang nagtatagal sa aking face, kaya nagpa-primer ako kung ano nung mga ginagamit ko. So, yun. And ang isang lalagyan, this is a plastic tube. As you can see, plastic tube siya. I really like the container kasi para siyang ano, mamahalin. So, pinag-isipan talaga nila kung ano magiging itsura ng container nila. And gustong-gusto ko yung kanyang font right here, yung liquid. Liquid ba yun? Oo, liquid. Ang ganda ng font. I like the font talaga. Tapos, as you can see here, mayroon siyang plastic cap. And when you open, magpapakita dito yung pump. So, pump type siya. And ang maganda dito, may squeeze mo talaga yung product. And magagamit mo talaga yung product from sa loob ng tube. So, masusulit mo talaga yung bayad mo dito sa foundation na to. So, as you can see, hindi siya matigas, malambot lang siya. And, ang isang product na to is, it contains 35 grams. Tapos, tinignan ko yung mga ingredients na nakalagay dito sa likod, wala akong nakitang paraben. So, it's paraben free. So, ibig sabihin, safe na safe siyang gamitin sa skin. And it says here, it's cruelty free. So, hindi sila gumamit ng animals to test on. So, it's really good. Expiring niya, guys, is once it's opened, 12 months mo siyang magagamit. Ayan, nagpapakita dito. Kita niyo ba? Eto. This is the indication yung expiration niya, kung kailan siya masisira. As you can see here, it says, upon opening 12 months, yung 12M, yun yung 12 months mo siya pwedeng gamitin. So before using, sabi dito, shake well before using. So we have to shake it well since liquid foundation siya, minsan naghihiwa-hiwala yung mga contents sa loob. So kailangan natin siyang i-shake para hindi matubig yung mga lalabas na products. So, this is the shade Porcelain. Kita nyo ba? Medyo creamy yung consistency niya, hindi siya watery. Porcelain.
So as you can see, it's really light. And wala siyang strong smell, guys. It's really good. Hindi siya mabango. Ayoko kasi na sobrang bango na foundations tsaka powder sa ilong. So, ayan siya. So, nakikita na natin na talagang maganda yung pigment niya. Pero parang medyo babasa-basa. Pero tignan natin mamaya if mawawala din yan. And this is silk. So yan, this is porcelain and this is silk. So feeling ko talaga silk yung babagay sa akin na shade. This is porcelain. O diba, kitang-kita talaga siya. Masyado siyang light para sa akin. And this one is silk. Ayan, yan yung nag-fade yung ano, kulay niya sa akin neck. So ibig sabihin, silk is the perfect shade for me. So, try na natin siya na ilagay sa ating face. So, I will be putting the foundation on my face, magkaibang methods. So, dito sa aking left side, I will be using my beauty blender. And on my right side, I will be using a brush. So, titignan natin kung ano yung mas magandang method para ilagay yung ating foundation. So, maglalagay muna ako sa aking kamay sa my silk. About, parang marami na yung one pump, no? So, one pump lang muna. Then, maglalagay ako sa aking left side. Okay, so first, I'm using this beauty blender. Ang nilagay ko lang sa aking face, para maging fair, is naglagay ako nitong sunblock ko kasi lalabas kami. Pupunta kami sa SNR. So, I use this one from Real Kill, Ra and Guwari. Is it the Ra or RA and Guwari? And this is the Real Kill 9.1 sunscreen with makeup base na rin kasi siya. So, you get 2-in-1 sunblock, I know, 3-in-1 pala. Sunblock, moisturizer, and makeup base in one. So, gusto ko to. If you guys are interested, I will put the link below kung saan kayo makakabili nito. Hindi siya oily sa feeling. Tsaka hindi rin siya yung namumuti. So, hindi rin siya malakas yung amoy na sunblock, kaya maganda siya. So, ayan. Maglalagay na ako sa aking face. Magdi-distribute muna ako ng product para hindi masyado marami yung masusok sa ating foundation. Sa ating sponge, I mean. So, maglalagay na tayo. Actually, maganda siya. Maganda yung ano niya. Yung itsura niya sa skin ko. Hindi siya yung nagki-cake. Kasi may mga foundation siya pag nilagay mo, is nagki-cake na sila kaagad sa skin. So, as you can see here, yan, parang ang healthy ng skin ko tignan. Medyo shiny lang siya. Pero ito, tininay kong ganyan yung kamay ko. Hindi siya nag-mark, hindi siya, doesn't move. And, medyo nagmamat na siya, guys. Hindi siya oily sa feeling, hindi talaga siya oily sa feeling. Okay, so one pump pa lang yan. So, ito yung may foundation at ito yung wala pang foundation. As you can see, marami akong mga, pinag-testingan natin kanina. So, as you can see, marami akong mga blemishes here. And dito, naka-cover niya yung ibang mga blemishes ko. Pero, kitang-kita pa rin yung aking mole dito. Meron akong mole kasi dito. Ayan, tignan natin kung magmamark. O, di ba wala? O, di ba wala? Wala talaga. Hindi siya nagkakaroon ng fingerprint sa aking face. So, tignan natin if buildable talaga siya. So, I will put another layer on my trouble spots if mako-cover niya. So this is the second layer, guys. Ah.
Nagpapantay ba? So parang kung nakikita niyo nagpapantay naman yung mukha ko dito sa neck. Medyo maputi lang siya sa una. Pero tignan natin kung mag-o-oxidize siya sa akin. In fairness, yung coverage niya, guys, it's really good. Wait lang. Ayan. Ayan. So, yan yung itsura ng aking skin. After, nag-two layers lang ako dito sa my problem area ko dito. Medyo nakikita pa yung aking mole right there, but it's not that important. Ang importante is na-cover natin yung ating mga blemishes. Tapos, yung mole kasi, ang gusto ko, nakikita pa rin siya. Because that defines me. So, ayan. Yan yung ating sponge area. Maganda yung pagkakalagay niya using sponge. And tignan natin if maganda rin ilagay using brush. So, maglalagay ulit ako ng isa pang pump. Baka porcelain. Maglalagay ulit ako ng isang pump. And then, the brush. Medyo mahirap siya i-drag using the brush. Parang dumidikit siya kaagad sa skin. Kaya ang ginagawa ko is ini-staple ko na lang siya. Hindi ko alam kung pangit yung brush ko or hindi talaga siya masyadong nagbe-blend. Nanilagyan natin ng foundation using brush. May mga streaks siya. And hindi maganda yung patong. Tsaka nakikita pa rin yung ibang mga blemishes ko. Mas gusto pa rin yung itsura ng foundation sa skin ko na nilagyan ko gamit. Na nilagay ko yung foundation gamit yung sponge. Kaya, ayun. Pero panindigan pa rin natin to, guys. Maglalagay ako ng dagdag. Isa pa. Pang-pump. Tapos, i-cover ko yung aking mga blemishes. So, medyo pinagpapawisan na ako kasi sobrang init. Tignan natin kung dumidikit. Nagte-transfer. Dumidikit na siya. Pero baka yung pawis ko. Medyo nagte-transfer siya sa aking paper towel. Ibig sabihin, hindi siya transfer proof. Okay, so isata natin siya using a powder and yung powder na gagamitin ko is itong EB Matte Two-Way Cake. And this is the shade Matte Fair Oriental. So, maglalagay ako using a brush. Kasi mas gusto ko pag-brush talaga yung paglalagay ko ng powder sa aking face. Ganitong brush na ang gagamitin ko. Tap-tap lang. We have applied our foundation at exactly 10:42 a.m. Ayan, 10:42 a.m. and tingnan natin kung hanggang kailan siya maglalast. And kung ano, hanggang anong oras siya na hindi mag-oily. Kasi sobrang oily kasi ng face ko. Kaya, ayun. I will finish all my makeup and I'll be right back. So, ito na yung ating final look. Ayan. And as you can see, maganda yung finish na sa aking face.
And nag-contribute din siguro yung two-way cake. And hindi siya masyadong light sa skin, because you can see here is pantay na pantay siya sa aking neck. If that is what you can see on the screen, guys. Pero sa personal, pantay na pantay siya sa aking neck. Hindi siya, you know, hindi siya mas lighter than my neck. Ingay ng aso, Lord! This is one of the reasons why ayokong nag-film sa umaga, kasi ang ingay ng environment and masyadong vigilant yung mga aso. Masyado silang maingay sa mga dumadaan sa labas, so you have to spare. Spare? Spare ba? A bear. You have to bear with me, guys. I'm so sorry for the ingay. But, sana hindi nakuha ng microphone natin. Sana hindi nakuha ng mic natin. Oh, Lord, have mercy. Okay, so let's see how it will fare, this foundation. And, hindi ko pala nababanggit, this is only 195 pesos. Can you believe that, guys? You will get 35 grams of products for only 195 pesos and it's available on Lazada as of the moment. Wala pa siya sa store. So, I hope that this is worth your 195 pesos and let's see if magtatagal siya the whole shift. Kapag, lalo na kapag sa inyo na nasa school or nasa trabaho na hindi makapag-retouch and kailangan nyo ng pamalakasan na foundation na hindi kayo mabubutas ng bulsa. So, I hope this is it, pansit. And yeah, paalis na kami, magbibihis na lang konti and I will keep you guys updated through vlog. I hope I can vlog. Minsan kasi nahihiya akong mag-vlog sa public place. Pero kakayanin natin yan. Tatry ko pa rin mag-vlog para sa inyo at para ma-update ko kayo kung may hulas factor ba or may oily factor ba tong foundation na to. But as of the moment, guys, ang light niya sa pakiramdam, hindi siya mabigat, hindi siya malagkit, at parang wala akong ma-feel na makeup sa mukha, in fairness. Hindi kagaya ng iba na kapag nagli-layer ako ng foundation is talagang ma-feel mo na may foundation sa face. Before we continue on with this vlog, please don't forget to subscribe to my channel and give this one a thumbs up if you like it. And comment down below kung ano pa mga gusto ninyo na i-review ko or gawin kong mga makeup looks or magawin ko sa videos ko para naman maiba. So yeah, I'll see you guys next time. Bye! Love ya! Iba mag-video. Waiting for our food. We ordered pizza and gusto namin yung ice cream. Maraming langaw. Hi, so it's exactly 1:47, so it's exactly 3 hours since I applied the foundation on my face. And grabe guys, as you can see, hindi pa siya nag-oily. Wait, ayan. Hindi pa siya nag-oily. May nag-oily lang dito sa my nose na area ko. Pero ano lang, parang minimal lang talaga. Ayan, minimal lang talaga. Tapos, dry na dry pa siya, oh. Hindi pa siya nag-oily talaga. So, 3 hours na. And usually, when it comes to foundation, sa aking skin, usually, mga 2 hours, ganyan, nag-oily na siya. Pero ito, wala pa. Lalo na sa, ano, area na to. Meron siyang oily dito na area. Pero, it's okay. Okay pa siya. Hopefully, mag-last siya all day long. Hindi pa ako, ano, wala pa ako retouch, wala pa. Nala. So, kung ano yung nilagay ko kanina, ito pa rin siya. Kumain pa ako ng ice cream. I will come back after an hour or two para magbigay ng updates.
guys. So it's exactly 2:48. Ayan, 2:48 na. And medyo makulimlim sa labas. Tapos tagal namin naghintay sa SNR dun sa chicken nila. Ang tagal. Grabe. So hindi na namin kinain dun. Umuwi na kami kaagad. And I've been having migraine. So sakit ng ulo ko talaga. Pero update guys sa aking foundation. As you can see, okay pa siya. Medyo nag-ano na lang dito sa may around the mouth area kasi kumain kami ng pizza. And tingnan ko lang. So medyo nag-oily na dito sa gitna, sa center zone. Tapos dito sa T-zone area. Ayan. Nag-oil up na siya. Pero so far, okay na naman. Excited lang siya dito sa may around the nose ko. Which is always the case sa lahat ng mga foundation na ginagamit ko. Ganito lagi yung nangyayari. Nagsisettle dito sa may crease dito. Yung foundation. Pero hindi pa rin ako magre-retouch mamaya pa kasi hindi pa naman siya sobrang oily. Yeah. So, 4 hours na ang nakalipas at okay pa rin yung ating foundation. And, okay, itutulog ko lang siguro saglit kasi sakit ng ulo ko. And, I'll be checking up on you guys after 2 hours siguro. Yes. Bye. So, ano pala, before I forget, try natin mag-blot. So, ano nga bang oras? Wait lang. It's 2:54 PM. So, basically, it's been 4 hours since naglagay ako ng foundation. So, gagamitin ko itong Bench Prescribe Facial Absorbent Hepa. And let's see kung gaano siya oily ngayon. Wow! Nag-shape siyang unicorn, guys. Ayan. Tapos meron din siyang transfer. Transfer siya. Kaya sabi ko nga kanina, hindi siya transfer proof. Ito talaga guys, ang pinaka problema ko sa aking face is yung aking nose area. Diyan lagi nahuhulas yung makeup ko. Aking nose. Namo? Markang marka. So, nag-blot na tayo. Ganyan siya kalala. But, not bad kasi sobrang oily talaga ng face ko. Oh my gosh, that's the main problem talaga. Pero, ayan. Let's zoom in. Laki ng pores ko, diba? Kita yung kita. So, ayan. Lagi yung problema ko. Masado dito. So far, overall, okay pa siya. Medyo dito. Natanggal kanina kasi kinamot ko siya. Sobrang kati kanina ng mata ko. Kinamot ko lang siya konti. Tapos natanggal siya. Tapos, hindi ko alam muna. Hindi naman. Wala ba namang creasing na nangyayari. Hey guys, I'm back and it's already 6:38. In the evening, and this marks the 8th hour na nasa face natin yung foundation. And as you can see, pawis-pawis ako kasi pagkagising ko, gumawa ko ng coffee for me and my husband. Tapos inayos ko yung mga pinamili namin galing SNR. Ang init kanina. Kaya eto. Oh my gosh, I'm still sweating. So as you can see, nag-sweat na ako. Ayan na. Yung mga oily skin natin. Pakita ko sa inyo. Close up. Ayan. So, as you can see, okay pa rin naman yung texture ng
makeup. So, gagamit lang ako ng tissue to wipe off the excess sweat on my face. Para makita natin talaga yung... Grabe yung pahawis ko mga te. As in, super pawisin talaga ako. Ayun, yung pinaka-problem ko talaga. Kaya, ang hirap makahanap ng foundation na nagtatagal. Nakikita ninyo, medyo nahulas dito sa my nose area, which is always the case. Ever since nag-start ako mag-makeup, ito talaga yung laging unang nahuhulas besides my nose. Ito sa my mouth area. Ewan ko kung bakit lagi na lang umaangat yung makeup dito sa area na to. Maybe because it's super oily or laging nagsisweat. I don't know. I'm yet to find a foundation na nagtatagal ng 8 to 10 hours na hindi natatanggal dito sa aking mouth area. But so far, sa 6th hour, okay pa naman siya kanina. Wala pang problem. May minor oiliness lang sa ating center of the face, especially sa T-zone area. So, itatry natin na patungan siya ng foundation kung maganda pa rin ba siyang patungan after mo mag-blot. Kasi may mga foundation na pangit patungan eh. Okay, so, gagamitin ko ulit itong Ever Bilena EB Matte 2-Way Cake Foundation. This time, gagamitin ko yung powder puff niya. Well, just in case na kunwari nasa labas kayo, ganyan. At ito na lang talaga yung meron. Bagong-bagong ngayon ko palang gagamitin. So, saan ba pwede mag-retouch? Around my mouth area lang talaga yung pinaka-problem ko eh. Pangit-pangit talaga as in. So, hindi naman siya sumasama sa sponge natin. Kita niyo ba? Ayun. Yung pinaka nakakatakot na area na i-retouch talaga is yung nose. Kasi, pag nagre-retouch ako minsan, sumasama yung foundation, tapos nagkakaroon ng malaking splotch. Nagkakaroon maraming anong malaking tawag dito dark area sa aking nose. Okay naman. Make sure pag nagre-retouch kayo, huwag niyong idadragan. Tap-tap lang. Ayan siya guys. So as you can see, okay pa rin yung consistency niya after mag-retouch. So safe tayo. Pwede nyo siyang i-retouch. But make sure na tanggalin muna yung ating sweat at excess oil sa ating face using a paper towel na yung soft yung surface niya. Tapos dampi-dampi lang ganyan. Or if meron kang blotting paper, much better if meron ganun. May mga maraming mura kang mabibili sa bench, sa grocery store, or sa Watson's. Maraming murang blotting paper ngayon. So, ayan. And let's move on to the final verdict of our Ever Bilena All Day Liquid Foundation. So, yung mga points na tinignan natin is first is yung coverage. It has medium to full coverage because it's buildable, so pwede kang mag-layer. And second, it doesn't have a greasy feeling. Talagang ginagawa niya yung nasa description niya na wala siyang greasy feel. And third is yung sa foundation shade range niya is mas na meron na tayong mga shades na para sa mga morena. And I think nasa third or fourth shade siya. Hopefully soon magkakaroon na ng ganito sa mga stores ganyan para ma-check niyo if talagang bagay sa inyo yung shade na bibili niyo, kasi sayang naman if bibili kayo tapos hindi pala bagay sa inyo yung shade. Kaya yan. Fourth is the
look. I really, really like it. It's very slim and it's in plastic tube. Tapos, may squeeze mo lahat, magagamit mo lahat ng products. Wala kang masasayang. So, plus points for that. I really, really like the container right now. Yung longevity niya, of course, sa sobrang oily ng skin ko talaga, guys, ilang foundations lang talaga yung nakakatagal sa aking face. Mga 6 hours lang, 4 hours lang, wala na, hulas na yan. Nagre-retouch na ako. But with this, nagre-touch lang ako after the 8th hour na nagpapawis ako and everything. And I, that's really good. Fifth, wala siya masyadong odor at hindi siya very offensive sa ating smell. So, I really like that. Number 6 is the price, 195 pesos. Guys, this is so worth it talaga. So, will I recommend for the Filipinas to buy it? Of course, definitely yes. Because this is a local brand and it's only 195 pesos. For that price, magagamit mo na siya sa school, magagamit mo na siya sa office ninyo without breaking the bank. Kasi this is really good. Walang halong lies, guys. This is so good talaga. You did a great job, Everbilena. And mga te, hindi ito sponsored. I bought these foundations with my own money. And I really wanted to review this para sa mga naghahanap talaga ng murang foundation na maganda. And guys, thank you so much for watching. And I hope you learned a lot from this review. So, thank you so much, guys, for watching. And don't forget to give this one a thumbs up as well. And subscribe to my channel. Bye! Love you!